Magsitayo po ang lahat. Sang ko'y aking kinikilala, patawarin niyaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang ayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Biyernes tayo ng ika-lima na linggo ng Kwaresma. Kwaresma, 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating pong Hesus Nazareno. Ngayon din ay huling araw ng Marso at huling Biyernes ng Marso. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pangitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting, ng mga chapels, groups, at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misa natin ngayon ang intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine. At ang ating matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, gaano ba natin kakilala ang Diyos? Yon ang pinagnilay-nilayan ni Propeta Jeremias na kung saan sa ating Ebanghelyo ni San Juan, ang ating Panginoon ay hindi tinanggap sapagkat ang akala ng mga Hudyo, siya ay naglapastangan sa Diyos. Kalimitan, hindi natin gaanong tanggap ang Panginoon at ang kanyang ebanghelyo sapagkat sinasabi nating naniniwala tayo. May debosyon tayo sa Panginoong Nazareno, ngunit hindi tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo man ang nagkasala at ang ating mga karupukan tayo ay mahina at dahil dito tayo ay kailangan ng pagbabago at pagbalik loob. Kaya dumulog tayo sa aming Panginoong, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway
ng iyong sambayanan upang sa pagkasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami yung pagbigyang lumaya ng tuluyan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya pagkatapos dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan, madarapa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginoon, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapamahakan. Nabibingi ako sa kamatayan, nakaumang nasa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapay humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal,
Espiritong bumubuhay, nagtuturo, umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kahit sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin. Hindi dahil, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinubo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na lapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? At kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatili. Lilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na nung unay pinagbibinyagan ni Juan. Tili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At do'y maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupon lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Jesus Nazareno. At sa Biyernes tayo ng ika-5 na linggo ng Kwaresma o 40 na araw na paghanda para sa Pasko ng pagkabuhay muli ng ating Poong Jesus Nazareno. Kasama ko rin ngayon si Father Yolito Itoy Ignacio na pinagaling ng Poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin si Father Itoy. Gaano ba natin kakilala ang Diyos? O gaano natin katanggap-tanggap ang Kanyang pagka-Diyos? Sa mga Hudyo, lalo na ang mga nanungkulan, lalo na ang mga tinuturing na sila yung mga eskriba o mga pantas sa hanay ng mga nanungkulan sa bayan ng Israel, para sa kanila,
Sobra na ang sinasabi ng mga propita sapagkat ang mga propita ay gumugulo sa kanila sapagkat ang mga propita ay nagtuturo kung minsan na sila ay dapat ganun ang kanilang ginagawa. At dahil dito, ayaw nilang makonsensya kay pinahirapan ng mga propita. Dito natin tingnan ang pagkasulat sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, Kapitulo 20, versikulo 10 hanggang 13, na kung saan pinahirapan si Jeremias. Pero si Jeremias at iba pang mga propita na pinahirapan ay dininig ng Diyos sapagkat ipinapahayag ni Propeta Jeremias na ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang pangako. Hindi nakalimot ang Diyos sa tipan na ginawa niya kina Abraham, kina Isaac, kina Jacob o Israel. Pero ang mga Hudyo hindi tumatanggap sa Panginoon. Kaya pinakilala uli ni Jeremias na ang Diyos ay si Yahweh na makapangyarihan. At ayon pa sa Salmo 17, versikulo 7, ay kung anuman ang hinihibik ng mga taong naghihirap, dinidinig ito ng Panginoon sapagkat ang Panginoong Diyos ay siyang kalakasan ng lahat. Sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 31 hanggang 42, ang ating Panginoon ay batuhin ng mga Hudyo sapagkat hindi katanggap-tanggap ang kanyang sinasabi para sa kanila. Naglapastangan ang ating Panginoon sapagkat tinuturing niya na siya ay anak ng Diyos dahil sinabi niya siya ay nagpapahayag sa mga turo na mula sa Ama at siya ay nagmula sa Ama. Para sa mga Hudyo, maski magpahangga ngayon, ang mga Hudyo ay hindi po nakatanggap sa o hindi po tumatanggap sa ating Panginoong Hesus. Tatlong bagay na hindi sila makakatanggap kay Hesus. Una, yung kanilang kultura. Banggitin mo lang ang pangalan na Yeshua. Yeshua o Yeshua, ito yung pangalan ng Panginoong Hesus Nazareno sa kanilang salita. Hindi katanggap-tanggap sapagkat yun na ang kanilang kultura. Hindi na tanggapin kay Hesus at kung sino man siya. Pangalawa, ang kanilang paniwala na hindi marepresenta ang Diyos sa isang tao at bawal ang magkaroon ng imahin para sa kanya na atin pong makita sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 na kung saan hindi pwede na magkaroon ng imahin ang Diyos. Pero kapag katingnan po natin sa aklat ng Genesis Kapitulo 18, nagpakita ang Diyos kay Abraham na tatlong tao. Pero hindi pa rin katanggap-tanggap para sa mga Hudyo ang ating Panginoon. At pangatlo, ito ay tungkol sa kanilang pagiging makitid sa paningin sa Torah o kautusan. Kaya ang sinasabi nila na kung sino man ang magpanggap o gagamit ng pangalan na siya ay anak ng Diyos ay babatuhin nila sapagkat para sa kanila ayon sa aklat ng Leviticus Kapitulo 24 versikulo 16 na kanila pong batuhin hanggang mamatay ang sinumang naglapastangan sa pangalan ng Diyos. Kaya kung atin pong tingnan itong tatlo, una, dahil kultura nila hindi matanggap ang ating Panginoon. Pangalawa, dahil ayaw nila na marepresenta ang Diyos sa kahit anumang tao man o larawan
At pangatlo, dahil sa kalamakitid na pagtingin sa kautusan o sa tura, hindi nila katanggap-tanggap ang Panginoon. Ito po ay tinatawag sa tradisyon ng mga Griego na aporipsi, mula sa salitang aporipto o hindi pagtanggap. Ang hindi pagtanggap sa mga Hudyo, sa mga nanungkulan noon, ay hindi rin pagtanggap magpahanggang ngayon sa ating Panginoon, sapagkat nariyan ang ating Panginoon at ang kanyang ebanghelyo. Kung minsan alam na alam pa natin ano ang mga doktrina, ano ang mga turo, pero hindi katanggap-tanggap si Kristo, sapagkat tinanggap lang natin siya sa tinatawag nating sariling pagtingin o bias. Ang ating mindset, ang ating mga pagtingin, ang ating mga pag-iisip ay para lang sa atin, at ganyan ang kanyang larawan, ganyan ang kanyang pagtingin. Hindi buong-buo ang ating pagtanggap sa ating Panginoong Hesus, na siya talaga ay pinadala na Mesiyas na magligtas sa atin. Siya talaga ang ating inaantay na magkaroon ng buhay na ganap at ikisesya. At ganun din ang ginawa ng mga Hudyo, na hindi katanggap-tanggap ang Panginoong Hesus, sapagkat hindi siya ayon sa kanilang paningin, hindi sila ayon sa kanilang tradisyon. Noong ang ating Panginoon ay dumaan, halimbawa, sa isang triguhan, siya, sabi nila, siya ay lumabag sa batas ng Sabat. At ang kanyang pagpagaling ng ilang mga may sakit na pinagaling niya sa panahon ng araw ng paghinga o Sabat ay siyang para sa mga Hudyo paglapastangan o ang hindi paggalang sa tura o kautusan. Kung minsan napakikitid rin ang ating pagtingin tungkol sa turo ng ating Panginoon, ang ating mga doktrina, ang ating mga pagtingin sa mga tradisyon o dili kaya kung anuman ang mga kalakaran sa ating buhay, hindi na natin nakikita na ang Diyos ay kumikilos at ang ating Panginoong Hesus ay nariyan kumikilos sa lahat ng panahon, sa iba't ibang paraan na hindi natin kuminsan nakikilala siya, ngunit nariyan siya, sapagkat ang kanyang pag-ibig ay hindi po makulong, hindi po mabalangkas sa isang makitid na paraan, sapagkat saklaw ng lahat, napakalawak na pagsaklaw ang kanyang pag-ibig sa atin, na kanya pong pinapahayag ang kanyang pagkilos at ang kanyang presensya sa iba't ibang paraan. Hindi po natin dapat tingnan sa isang nakakahon, sa isang nakabalangkas, nakaistruktura na pagtingin ang ating pag-ibig sa Diyos at ang ating pagkilala sa Kanya, ang ating pagtanggap ng Kanyang Ebanghelyo. Dapat nating tingnan. Ang Diyos ay Diyos. Si Kristo ganun din, siya ang Mesiyas, na siya na salitang ng katawang tao na mula sa Diyos, ay ganun rin ang kanyang mga paraan. Hindi man natin manawaan, ngunit dapat natin siyang tanggapin. Ang hindi pagtanggap sa kanya sa pamagitan ng ating hindi pagsabuhay ayon sa kanyang kalooban, ito'y dapat nating baguhin, sapagkat anuman ang mga debosyon natin sa ating Panginoon, anuman ang mga pag-aaral na ating ginagawa tungkol sa Panginoong Hesus Nazareno, kapag hindi naman natin isinasabuhay ang kanyang ebanghelyo, wala pong saysay ang lahat. Pero kapag nabubuhay tayo ayon sa kanyang ebanghelyo, ayon sa kanyang mga turo, ayon sa kalooban ng Diyos, buhay na buhay si Kristo sa ating mga puso. Pakisabi sa katabi mo, narito si Kristo, nariyan sa puso mo. Pakisabi nga, narito si Kristo, nariyan sa puso mo. Narito ang ating Panginoon, laging nariyan siya, sapagkat ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagmamahal ay hindi mapipigil, hindi makakahon sa isang istruktura, sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig. Ganon umibig ang Diyos. Dapat ibigin rin natin siya, sapagkat mahal na mahal
na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, malayan tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang ipalaganap natin ang mensahe ni Jesucristo at atin pong itutugon, Ama ng mga propeta at mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo nang walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mensahe ni Jesus tulad ng lebadura naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyano naway hangarin ang pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkos makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ng mga patriarka at mga propeta, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, ipinadala mo sa amin ang mga pangaral na mga propeta upang panatilihin ang aming pag-asa. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin niyo ipatido upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyo mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalob mong kami maging laging marapat para sa paglingkod ng iyong damban ay aming maganap. Upang sa paglahok naming lagi rito, kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Dinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpakasakit ng giliw ng anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihan sa cross ay itinanghal. Sa cross ipinasyang patawarin ng mga tao, sa cross nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaisa ng mga elsisiawit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
kasal. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana, hosana sa pagitaasan. Hosana, hosana, hosana sa Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaisingitan ng Espiritu ang banal ang makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kahit iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Amalingapin ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, gaya din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo inipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang kukupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tila'y salat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo din. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. May paan siyo na. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Anisim yo.
sa dalamhati at dusa ng anak mong magbabata, upang lahat ay maligtas. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkus dapat natin pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay, lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsilod po ang lahat. Panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Tunghin mo, akong naniklohod sa iyong harapan, Hesus, na butihin at kamistamisan. At ako'y dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang. Nakatitik ang panampalataya, pag-asa at pag-ibig. At ang wagas na pag-isi sa aking mga kasalanan. At ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalungkot ako sa pag-isip at pagsaloob ng iyong limang mga sugat. Habang aking binabakas ang pangusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang may pihag tungkol sa iyo, Hesus, na butihin. Mga kamay ko at paay, pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko, sa masid ay mabibilang. Amen. Magsitayo po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eucharistia, banal na misa, kayo nalang sa loob at sa labas ang nabana ng itim na Nazareno, kami naugnay sa iba't ibang social media platform na nakuskusting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat na walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa mga kapwa nating mga mahirap. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Salamat din kay Padre Itoy, nakikonselebrate niyan sa misa. Palakpakan po natin ulit si Padre Itoy. Pinagaling siya ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon para sa misang ito. Kung nakikilala natin si Kristo na salita ng Diyos na nagkatawang tao, ating isabuhay ang kanyang ebanghelyo ng pag-ibig at tayo'y mag-ibigan at magmahalan sa isa't isa. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngayon po lamang itaas bagya mga baybagay na pabasbasan. Hindi pa po panahon ngayon ng palaspas. Basbasan ko po lahat ng mga bagay liban po sa palaspas. Ang palaspas ay sa Linggo pa po ng palaspas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inihagmos mita ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mong kailangan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan niya at ang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang malang imaheng dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pamagitan ng benisyon na ito, naway maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,